So kayo po, Ma'am Juliet, ang nanginingil kay Sir Anthony. Kibali po, ang ano po kasi, hindi po talaga po ako ang naniningil sa kanila. Yung mismo na po, yung may-ari. Ang una pong siningil dyan, yung stepdaughter niya po. Mm-hmm. Tapos nung sumunod, nagtanong yung may-ari kung mayroon pa ba daw ibang sisingil. Kasi marami pa po akong ano eh, mga pito pa po sila. Okay. Tapos yung sinabi ko sa kanya, yung stepdaughter niya, na yung nanay niya, may ano pa din sila, may utang pa rin po sila na 1,097. So, 1,000 pesos? Opo. And 97 centavos? Opo, yung Anthony Malacos po. Okay. Tapos yun, pinuntahan po namin, yung may-ari po mismo, sila po ang nag-uusap. Mm-hmm. Tapos nagka-okay naman po sila, nasa tabi lang po ako na nakikinig. Tapos sabi niya, hihinto na lang daw po, kasi nag-umpisa na rin po kami ng paluwagan uli eh. Mm. Sabi niya, yung hihinto na lang daw po siya sa paluwagan, opo. Yung nahulog niya po, ikaltas na lang daw po doon. Sumagot po yung asawa niya na hindi po pwede kasi yun po ang nasa sa minutas namin na pag huminto, December na po talaga makukuha. Mm-hmm. O di nagka-okay na po, wala pong problema. Siya kasi po, galing po siya ng illegal tokes. Mm-hmm. Nanalo po sila, nag-inuman. Illegal tokes? Opo, yung sabong po. Opo. Sugal, o. Tapos nung pagkahapunan na, nalasing sila. Mm. Tapos ako, galing ako nagpakain ng baboy ko. Mm-hmm. Tamang-tama, pagpasok ko ng bahay namin, andyan po yung 8 years old ko na anak sa may pintuan, palapit na po siya. Yung asawa ko po, natutulog po dun sa may sala namin. Tapos nagsisigaw na siya. Yung stepdaughter ko naman na si Kimberlyn, narinig niya yun, di ako parang baliwala lang sa akin kasi akala ko hindi kami ang ano eh, hindi kami ang ano namin kasi wala namang nangyaring ganun sa usapan. Opo. Tapos nung binanggit na niya yung pangalan ng asawa ko, sabi, Edgar, lumabas ka dyan, ganun. Inatutulog yung asawa ko, narinig nung stepdaughter ko, tumakbo siya, sabi niya, mama po, nagmumura pa nga yung nakamura nga po yung stepdaughter ko eh. Sabi niya, ay mama, magigising si papa. Ano na yun? Tapos yun, nagising nga yung asawa ko. Yun, hinawakan ko kasi ano siya eh. Tapos kumbaga pupuntahan na din niya. Okay. Tapos yung 8 years old ko na anak, tumakbo, nanginginig. Tumakbo siya dun sa likod ng bahay namin dumaan. Kaya sumigaw ako kasi yung panganay na anak ng kinakasama ko, kapitbahay lang namin, kaya sumigaw ako, sabi ko, Jerby, yung kapatid mo, anuhin mo, nagtatakbo, nanginginig. Tapos sumagot yung asawa niya na si Juan, ante, nandito sa amin. So Ma'am Juliet, clarify ko lang, bakit po nagalit si Sir Anthony sa inyo? Paano po na nakarating doon sa parte na siya po ay nagtataga or meron pong hawak na bolo? Kasi ang dinadahilan niya po, nagpo-post daw po ako, pinopost ko daw po sila sa utang. Mm. Tapos, pinopost niyo po ba talaga? Po, hindi po. Mm. Nag-ano po kami, through chat lang po. Mm. Sa yung sa stepdaughter niya, ha? Mm. Through, ano lang, wala kong ano. Nung araw na siningil ko yung release ng asa niya, ano yun eh, March 7, release ng asa ng, ano, yun ang pangako niya na babayad yung stepdaughter niya. Mm. Tapos ang dami na silang sinasabi. Tapos umiyak na nga po ako eh. Ako na lang po ang, tapos nung hindi ko na makaano, umalis ako kasi ayoko po yung makapagsalita ako ng masakit. Mm-hmm. Kasi ako po, sira po ako dun sa amin. Lagi nila po akong dinadamay ng mga gulo. Tapos, yun, kaya sabi ko nga, pagka-uwi ko, di nag-iniyak na ako. Mm. Pag open ko ng Facebook, yun po ang nabungaran ko, yung parinig na po ni Junalyn. Parinig okay. Na po niya. So ang nag-post ng sa opo, inyo, yung Junalyn, parinig Junalyn. Po. Tapos yung nanay niya, nag-post din na mayroon naman daw, pag nagalit daw sa isang tao, hindi daw magpo-post sa social media, may barangay naman daw po, dapat doon daw po anuhin, nagpapahiya lang daw po ako. Okay. Hindi. Sir Anthony, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Ano po ang masasabi niya, sir? Bakit niyo po ginawa yun? Siguro, ma'am, napuno na ako kasi ang bunga nga yan, ma'am, sumusobra na sa kanang mahilig siya magsabong-sabong ba? O, salita, parang magulo-gulo kami. Tapos, yun na, nainit na ako ng ulo. Tapos, nakainom ako. Di, yun na, sugod ko sila. Pero wala naman akong interest na itakyan sila, ma'am. Eh. Nagawa ko lang yung bunga sa nasamang loob ko sa kanila. Ganun lang yun. Okay. Pero nanghingi na ako ng tawad sa kanila yan, ma'am. Okay, Tay Anthony, naiintindihan niyo po ba na kayo po ay maaaring kasuhan ni Ma'am Juliet sa inyong ginawa? Maaari pong attempted murder yung inyo pong ginawa, sir? Kasi kayo po ay may hawak na bolo at talaga pong itinutok niyo po sa kanila, nag-aamok po kayo, napapatay niyo po sila.
Naiintindihan niyo po ba yun, sir? Oo, oh, ma'am. Oo, oh, naiintindihan. Oh. Pero kayo po ba ay humingi na po ng paumanhin kina Ma'am Juliet? Oo po, ma'am. Oh. Mm. Taktong bisis na kami nagkaharap sa barangay. Nagawa ko naman, alam naman niya nga, hindi ako ganyan nga pagkalalaki. Mm. Pero kayo po ba, sir, umiinom pa rin po at patuloy niyo po bang ginagawa yun sa inyong sarili? Kasi mukhang nakainom po kayo dito sa video na to. Oh, sa video niya niyo, ma'am, nakainom ako, pero sa hirap ng buhay ko, pag-inom pa ba ako ulit nga, wala nga akong pira pang bili ng bigas, iinom na naman. Oh, kaya nga, sir, wala kayong perang pambili ng bigas, pero may pambili kayo ng alak. Ma'am, kaminsan-minsan lang yan, ma'am. Mm. Pagano lang, pag madala sa mga kaibigan ba? Yung ang ibig po niyang sabihin, ahilig daw po ako maghatid-hatid ng mga chismes. Po, alam po nila po sa lugar namin kung sino po ang naghahatid yan. Ako, ma'am, tumutulong ako sa kanila, ma'am. Yung sa tindahan ko, nangungutang umagang-umaga, kabubukas ko lang. Hindi ako naniningil, ma'am, kasi inaadap ko po sa sarili ko kasi naranasan ko po yun eh. Na mahirap ako, lumaki lang ako po sa lula kasi broken family ako. Hindi ako naniningil, ma'am. Yung sila, ano sila, ma'am, tinutulungan ko yan. Meron pa nga silang hiningin pabor sa akin na magpatulong sila sa arawan. Ako ang nakakumiker. Ako ang nasisira sa arawan. Ako ang inaano ng ano namin. Hindi sila humaharap. Gano'n na po ba katagal na yung utang ni Tatay Anthony? Nag-umpisa kami ng December. December last year. Opo. Yun at na po ang anuhan namin. March dapat or February ka dapat naningil. Opo. Hindi naman po talaga dapat siya ang magaganyan sa amin, ma'am. Kasi wala naman po siya, hindi naman po siya ang kaano ko eh. Yung stepdaughter niya. Kasi yun po ang sinisingil ko. Kasi yun po ang malaki. 9,498 po ang ano niya doon. Pero si Tatay Anthony, doon muna tayo kay Tatay Anthony, 1,000 po yung kanila. 1,097 na lang po kasi nakabigay na po sila ng 3,000. Okay. So kung mabayaran po yung 1,097, ma'am, at humingi po ng paumanhin si Sir Anthony, kayo po ba ay handa po magpatawad sa kanya? Sinabi ko na po rin yun sa asawa ko kanina, ma'am. Hindi po patawag na asawa kasi live-in partner po kanina. Yung inyo pong kinakasama. Tinext ko po kasi sinabihan na po ako doon sa baba. Okay. Ang sa akin po, willing naman po ako magpatawad. Kasi ano na nga ako sa simbahan eh. Pagpapatawad ako, ang sa akin lang dapat magano sila yung hindi nila sisirain pangalan ko eh kasi sirang-sira na po ako sa amin. At wala pong, of course, hindi po dapat ganyan na may pagbabanta sa inyong buhay. Tsaka yung sinabi niya na hindi niya pantayin kami, yung tindahan ko nga po tinaga niya, yung sumigaw po kami doon, tinaga niya at sinaksak niya yung asawa ko kaya hindi na po nakuhaan ng video. Tapos sabihin niya na ano ako? Ako nga lagi ang sinisiraan nila eh. Tumutulong ako pag tapos na silang natulungan. Pag ano, may sisirain na ako. Tapos, sa utang nila doon, may hindi lilipat sa kabila. Tapos, pag ano, wala lang ako. Pag hindi nila ako kinikibo, hindi lang ako magano. Pero siyempre, yung paninira po sila sa akin, pag hindi po totoo, di ba po, masakit po, mas lalo na will known na po ako. Hindi ko ikakahiya na will known na po ako dun sa mahayahay kasi pag may gulo po sa amin, lagi nila akong dinadamay. Dahil sa pautang. Opo, lagi po nila akong dinadamay na ganun-ganun. Na hindi ako. Naman po tama hindi na ganun. E, siyempre magre-react po ako, ma'am. Tama kasi, po. Kasi sila nga, pag totoo yung sa kanila, pag napag-usapan, galit nga sila. Mas lalo na po ako, siyempre magre-react po ako. Tama naman po kayo dun, ma'am. Oo, yun po ang sa akin, kung humingi sila ng tawad, ang sabi po ng asawa ko, at saka gusto ko po talaga, pag manghingi sila ng tawad sa akin, magpa-public apology po. Mabayaran po yung utang ni Junalyn at saka yung sa kanya, kasi may pirmahan na po sila sa barangay, ma'am eh. Ah, okay, so may kasunduan na po, din yung po. Yung Junalyn na po, may kasunduan na po doon. Sige po, hindi po natin kausap si Junalyn ngayon, so siguro mag-focus po tayo doon kay Sir yung utang po ni Sir Anthony. Opo. Ha. Yung kay Ma'am Junalyn, maaari naman po nating kausapin yung taga-barangay para po ma-implement natin kung ano po yung inyong napag-usapan. Kausapin natin muna si Sir Anthony, ha? Sir Anthony, ito naman pong si Ma'am Juliet ay willing pong magpatawad sa inyo, sir. Ang sinasabi lang po niya ay mabayaran po yung utang ninyo na 1,097. Tama po, tsaka yung po kay Junalyn po. At yung kay Junalyn daw po na 9,000. 9,000, 400. 9,400. O, yung kay Sir Anthony muna. Sir Anthony, kailan niyo po maaaring mabayaran yung pagkakautang ninyo? Sa susunod siguro, ma'am, si Mana, huwag makaya. Hindi na po. Ang tagal na po nagantay ng tao. Ako na po ang nai-insulto eh. Sindi po sila lang, eh. Ma'am, may trabaho ako. Kaya ang trabaho ko, paminsan-minsan lang eh. Ano po ba ang trabaho niyo, tay? Construction. Kung sakali ba, tay, napatawarin ka ni Nanay Juliet,
gagawin mo pa po ba itong inyong aksyon nung February na kayo po ay nang-amba at nanakot po sa kanyang pamilya? Kasi again, maari po niya kayong kasuhan dyan. May 8 years old po ako, natruma nga po eh. Matatakot na sa kanya pag ano eh. Sir Anthony. Nakikita. Ma'am, oh. Nangangako po ba kayo, Tay, na hindi niyo na po gagawin yon? Oo po, ma'am. Hindi na, ma'am. Kasi may mga anak naman ako eh. Nagawa ko lang yon kasi sa ang init na ulo. Na ganun lang siguro ako, ma'am. Hingi na ako ng pasensya sa kanila. Magandang tangali yet. Hingi ako ng pasensya sa iyo kasi nagawa ko lang yon kasi init ang ulo ko. Alam mo naman, hindi ako ganyan eh. Pero pasensya na talaga. Siguro, kung nagawa ko man yun, sana mapatawad mo ako. Mag-usap na lang po tayo dyan sa barangay. Tsaka kasi kung ano talaga, ang gusto talaga ng mga anak ko, itutuloy kasi hindi lang po kami ang ginanito mo eh. Pangatlo na po ako. Pangatlo so na po ako, ma'am. So hindi ito unang beses na nangyari na may ganyan pong pangamba. Opo. May mali naman talaga si Tatay Anthony. Tay Anthony, pang ilang beses mo na pala ito. Sige sa mang uban. Tay Anthony, kayo po ay dapat po humihingi po ng paumanhin dahil napakalala po nitong grabe po ang ginawa ninyo sa pamilya po ni Nanay Juliet. Ha? At ito po, hindi po tayo nagiging overreacting lang dito or kung ano. Itakpo ang pinag-uusapan natin, Tay. Inambahan niyo po yung pamilya niya. Hindi po yan hindi po yan biro, Tay. Buhay po ng tao ang inyo pong pinagtangkaan. Hindi po yan biro kahit po kayo po ay nakainom at dapat po tigil-tigilan na tayo yung paglalasing. Lalo na kung alam niyo po na ganyan po ang inyong nagiging kumbaga yan ang nangyayari sa inyo pag nalalasing po kayo, hindi po ba? Opo, ma'am. May tatanong lang po ako. Kasi nung pumunta po kami ng pulis, kasi magpa-blatter po, ang sabi po dun sa pulis, babalik na lang daw po kami kasi wala daw investigador. Tapos yung, nung kinabukasan, bumalik yung asawa ko, sabi, sinabihan daw siya na barangay level na lang po. Tapos yung may nakakita po na yung itak na daladala niya, nandyan pa rin sa kanya. Nakuha na po ng pulis, ng pulis. Eh, bakit nandun pa po sa kanya? Tay Anthony, paano niyo po nakuha yung inyong itak? Wala, ma'am. Wala nga. Di ko naman nakuha ang itak ko eh. Wala daw po sa kanya, Nay. Nay, ganito po. Kagaya po ng sinabi ninyo, mag-uusap kayo ulit sa barangay. Tay Anthony, okay po ba kayo na mag-usap ulit sa barangay? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Okay. Sige. Dahil nag-public apology naman po siya sa inyo ngayon, magsama po tayo sa barangay, kasama niyo po yung staff namin para po mag-usap ulit. Ngayon, pag-usapan niyo po mag-asawa, kayo pong pamilya, kung ano po yung magiging aksyon ninyo sa kanya. Maari po kayong magkasos. Ma'am, ang gusto po ng asawa ko, doon po sa barangay namin magpa-public apology. Sige po, wala pong problema, Nay. Total willing naman po si Tatay Anthony na gawin po yon. Opo. Ha? Beses daw po. Yun po ang gusto ng asawa ko. Tatlong beses. Opo, kasi kung kakasuhan po namin siya, talagang may laban kami. Eh. Meron po talaga. Ang gusto ng asawa ko, tatlong beses siya mag-public apology sa barangay po namin. Gusto niyo po ba written, Nay? Or gusto niyo po? Public apology po. Yung meron po kasi kaming parang microphone. Ah, okay. So gusto niyo may microphone at marinig ng lahat. Tay Anthony, okay po ba kayo sa ganun? Okay ako, ma'am. Okay kayo sa ganun. O, so okay sa kanya. So pag-usapan po natin ng mas maayos kung ano po yung gagawin niya, kung ano po yung eksaktong gusto niyong sabihin niya na klase ng public apology nang may microphone doon sa barangay niya mismo. Tatlong beses. Opo, yun po ang desisyon ng asawa ko po kanina. Yun mismo yung desisyon ng asawa ni kayong pamilya, kumbaga. Opo, kasi sinabi ko na po sa kanya, basta ang sabi po niya, nag-text siya sa akin, papatawarin daw niya po. Tapos magtatlong bisis magpa-public apology tsaka pabayaran po yung sige po utang ng stepdaughter niya po. Okay, tsaka sige. Sa kanya po. Sige po, isasama din natin yung stepdaughter dun sa barangay, Nay. At Tay Anthony, pakisabihan na lang din po si Jonalyn na sumama po sa barangay, ha? Opo, ma'am. Okay. Magandang hapon po, Ma'am Marites. Magandang hapon din po, ma'am. Yes po, so willing po siya na magkaayos po sila ni Tatay Anthony. Diyan daw po sa barangay, ma'am. Meron daw po kayong pang public apology, ma'am. Meron daw kayong microphone, tama po ba? Opo, mayroon kami public address system po. Okay. So merong public address system, yun ang tawag nyo? Opo. Naka-megaphone, tama ba? Opo, sa hall
Nakakonek po yun sa whole barangay po. Okay, okay. Which is, ayun yung gusto talaga ni nanay. Ito po ba si Tatay Anthony, Ma'am Marites, ito po ba ang unang beses na nagawa po niya ito? Or meron po ba kayo ibang reports na nagawa po niyang mag-amba ulit sa ibang tao? Mag-amok? Base po sa pag-start ng pagka-barangay secretary ko po since 2021. Yes po. Yan pa po yung kaso niya na naano ko. Kasi 2021 pa po ako nagbarangay secretary. Mm-mm. Hanggang ngayon, unang beses pa po niya, yung sa ako na po ang nakabarangay secretary po, unang beses pa po niya na ng kaso nila ni Juliet so, at saka ni Anthony. So, pang ilang beses po na po ito, ma'am? Una pa po. Ah, so sa inyo pong tenure, isang pang isang beses, unang beses pa lang ito. Pero may iba opo, pa. Opo. Siguro, Ma'am Marites, maaari po ba na magkaroon ng intervention ng ating barangay dito po kay Tatay Anthony? Kasi base po sa nakita naming video, mukhang lasing po si Tatay Anthony nung ginagawa niya ito, no? So, baka po merong intervention na maaaring gawin ng barangay natin para hindi na po maulit yung ganitong sistema, yung kanya pong ginagawa. Baka meron po kayong programa para po sa, halimbawa, pag-control po sa kanyang alcoholism, kung siya po ay makaklasify na alcoholic, or kung meron po kayong mga tanod, magbantay din po siguro around the surrounding areas. Pwede po ba yun? Opo, opo. Meron naman po ginawa si punong barangay po. Mm. May mga barangay tanod din naman po kami. Yun. Sa totoo nga po, nung pagka yung nangyari yun, yung barangay tanod po ang nag-responde sa kanila. Tapos tumawag sa police kasi may dala namang effect si Anthony. Yun nga po. Oo. Kaya tumawag na po kami ng police kasi hindi na po kaya sa mga barangay tanod. Mm-mm. Siguro pati Ma'am Juliet, next time po siguro kung kayo po ay maniningil din ng mga pautang, mas magandang idaan nyo din po sa barangay. Maaari naman po yun, no, Ma'am Marites? Opo, oh. Gano'n naman po kasi may kasunduan din naman po sila ni Jonalyn. Oo, mm-mm, na magbabaya din po. Hanggang ngayon. Kasi, pag ganun, ma'am, na hindi po tumupad sa pinag-usapan, idalhin niyo po kina Ma'am Marites. Sila po ang magpapatawag din po kina Sir Anthony para po makapag-usap kayo sa barangay. Kasi kung halimbawa po na ganyan, baka magka-pang-abot pa po kayo, lalo kayong mag-away. Hindi naman po kasi. Opo, marami naman po kami kasing kaso na ganun dahil sa utang. Ay, sa awa po ng Diyos, naresolban. Oo, nakasingil naman. Yung sa kanila lang po, kasi hindi, baka hindi sila nagkasundo o hindi namin alam. Ma'am Marites, ganito po, kailan po kaya natin maaaring i-schedule itong sila Sir Anthony at Ma'am Juliet? Ipaabot ko muna kay punong barangay para ma-schedule yung ano nila. Yung pag-uusap. Opo, opo. Maraming salamat po, Ma'am Marites. Tugonan, wag niyo po ibaba ang telepono at pag-uusapan po natin kung paano po ang gagawin kina Nanay Juliet, ha? Salamat po. Opo, opo. Opo. Salamat na naman sa kwan. Tanggap niya sa tawad natin. Okay po. Sana wag mo nang uulitin 'yon. Kung ano talagang mangyari sa pamilya ko, siya po talaga ang anuhin namin kasi siya lang po ang nagbanta sa amin na sige hindi po niya kami tulugan hangga't hindi kami mamamatay. Sige, Nay. Maraming salamat po, Sir Anthony, sa inyong panahon. Nanay Juliet, kami po ang sasama sa inyo para magpa-blotter din mismo sa kapulisan at doon po sa mismong barangay para po makita din mismo namin na humingi na po ng paumanhin si Tatay Anthony. Okay. Ngayon po, kung talaga pong, halimbawa, mangyari pa pong muli, okay, or wag naman po sana, naman pero po. Kung yan po ay mag-progress, hindi po tumupad sa usapan, halimbawa, okay, maaari po pwede kayo maghabla ng pwede kaso. Pwede na pong hablahan. Yes po, maaari naman po kayo maghabla talaga ng kaso, even po dun sa pautang niyo sa kanya. Maaari po kayo maningil, ma'am. Ha? So kayo naman po, nasa panig niyo po ang batas, ma'am. Yun nga lang po si Sir Anthony, parang wala daw po siyang trabaho ngayon, humingi lang po ng kaunting pasensya. Pero pag-usapan niyo po mas maigi sa barangay po mismo, ha? Para po maayos natin yung gusot. Sige, so, yun, Nay. Maraming salamat po, Atty. Pao. Maraming salamat. Sir Senator Rapitor po, araw-araw ko po kayong pinapanood. Naku, maraming salamat.